Dolor. Hmm. Bakit dyan na natutulog si Lino? Bakit? Nagkabalikan na ba yung mag-asawa? Ha? Huh? Walang ganun, Auntie Fea. Natulog lang ako dun. Kani-kanina nga lang yun, binabantayan ko yung anak ko. Tinuturo ko lang naman si Jade. Babalikan kami. Auntie Fea, mukha mo nakikita ko. Kita ba? Minum lang ng kape. Anak, pag mo intindihan na Auntie Fea mo, alam mo naman ang utak niyan. Masyadong masalimuot, marumi. Pero alam mo, nagtanong anak, lang. Oo na, pero walang mali sa ginawa ni Lino. Anak, tama yung ginawa mo. Kasi ang bata, pagkapanganak pa lang, dapat talaga ang mga magulang magkatuwang na nag-aalaga sa anak nila. So, Auntie Fea. Ay! Bakit na naman? Bago ka ng bago dyan. Good morning! Uy, Paris, yung Jacky. Good morning, Jacky. Good morning, Jacky. Aba, mukhang good mood kayo ngayon, ah. Nakakapanibago lang po kasi, ma'am. Bakit? Ano nakakapanibago? Ma'am, di lang kami sanay na maaga po papasok yung mga boss namin. Si Sir Ace po kasi madalas late. Uy, baka marinig ka nga dyan. Talaga. Naku, hayaan nyo na yung Sir Ace nyo. Ganun lang yun. Kayo mag-alala. Marami na tayong babaguhin dahil nandito na ako ulit. Yes! Yes! Lino, salamat, ha. Sinama mo akong bantayan si CJ. Ikaw ang papasalamat. Parang hindi naman natin anak pareho. Hindi ko sinasadya na hawakan yung hita mo, ha. Akala ko si CJ yung hawak ko, eh. Ano ka ba, Lino? Wala yun, no? Tsaka huwag kang mag-alala. Wala naman nangyari sa atin. Okay ka lang kung mauna na ako. Late na ako, eh. Ang pangit mo na, Jade. Ang laki ng braso mo. Ang laki ng tinanda mo. Ang laki pa ng balakang mo. Nangyari? Hindi kayo mukha ako. Nangyari sa'yo? Nangyari? Losyan mo na. Ang pangit ko na. Lalong hindi ako magugustuhan ni Lino. Pa, medyo kinising pa dito, kuya. Ano nangyari dito sa linya na to? Okay lang ba yan? Dito ba, dito ba? Yan. Dapat gayang-gaya dito, ah.
Sipag-sipag naman. Ate Jacky! Hi, Gio. Hi. Kamusta? Ikaw, kamusta ka? Okay naman. You have no idea kung gano'n ako kasi nandito ko na uli. Sus, ikaw ha, bolero ka pa rin talaga. Manang-manak talaga dyan sa kuya mo. Of course not. Hindi, pero seryoso. Kamusta ka? Kamusta yung trabaho mo dito? Okay naman, ate. Kinakaya. I hope you won't mind me telling you this, pero nahihirapan ako kapag tatrabaho ko yung idea. Bakit naman? Okay lang, sige. Sabihin mo sa akin. I don't really like her. Puro utos lang siya ng utos, tapos wala namang ginagawa. Hindi ko nga alam kung ano yung papel niya dito sa kumpanya. But then, si Kuya, Kuya gave her so much power. Pati ako, pwede niyang manduhan. Huwag kang mag-alala, Gio. Babantayan ko siya mag-uwi. Hindi pwede dito yung tatamad-tamad. Thank you, ate, ha. Pero, secret lang natin to, ha. Oo naman, ikaw pa ba? Ako rin sana, may favor akong hiningin sa'yo. Ano yun, ate? Don't hesitate na magsabi sa akin kapag may nakuha kang impormasyon tungkol sa aliya na yan. Para mabantayan natin siya mabuti. Oo naman. Babantayin ko siya. Look who's here. The Mauro Montefalco. Ano pare? Are you ready to swing? Come on. Hindi ako mag-aaksa ng oras. Gaano mga kilala si Elia Torres? Well, siya ang CFO ng Duyan Holdings. Investor natin, malakas magpasok ng pera. At higit sa lahat, hawak ng anak ko. Mali. Paing anak siya ng isang taong inergabyado natin. Aliyah Torres is not even her real name. She's a daughter of a certain Manuel Vegafria. Sino yun? He's a man who lost everything to us. Sa inyong dalawa, diba? Next time ha, kung hindi naman nakakahiya sa inyo, agahan nyo naman pumasok para aware rin kayo sa mga problema dito. Ah, may mga problema ba? Ano yun? Hindi mo alam, sir? Ah, oo nga pala, kasi lagi kang late, no? Meron lang naman tayong mga machines na matagal na palang under maintenance. Pero hinahayaan mo lang na nakatiwangwang. Jacky, for the record, alam ko yung mga machines na sinasabi mo. At hindi ko sila pinabayaan. And also, I don't think you should be going around Multicorp telling people what they should do. Tandaan mo, you are no longer the CEO of this company. You're just a quality control officer. So how about you just do your job and mind your own business? Speaking of quality control, nakita ko na nga pala yung latest product line ng Multicorp. Yung ima-market natin sa ASEAN. Yun na ba yun?
i-improve? If you're not happy with the output, why did you come up with your own product line? I challenge you. Nandito nga ako sa harap niyo, di ba? Ako pa ba, Aaliyah? The nerve! Ako, Jacky, kung ako lang talaga yung nasa posisyon mo, ha? Baka hindi ako nakapagtimpi dyan sa babaeng yan. Ay, nako. Kung na nga lang silang patulan ng patulan, sinakasawa na. But girl, as early as now, you have to show Aaliyah and the corpuses what you're really made of. True. Jacky, show some fangs. Dapat ma-realize ng board na kung hindi si Tito Mauro, ikaw ang dapat na nakaupo doon sa kanilalagyang trono ng mga corpus na yan. Hmm. Tell me, naniniwala ka kay Mauro? Paniniwalaan ko ba naman yung Mauro na yan? Siyempre, bago ko pa pinapasok sa pamamahay ko yung Aaliyah Torres na yan, kinilala ko na siya. Nakausap ko pa ang tatay niyan. At nalaman ko na he's based from abroad. May mga negosyo pinagkakabalan. Oh, ayun naman pala eh. Clearly, Mauro is just threatened kay Aaliyah. Kaya sinisiraan niya. Hindi, Helen eh. Hindi mo kasi nakita yung mata ni Mauro. Ngayon ko lang nakita si Mauro na takot sa isang babae. At pinagdidiinan niya na niloloko tayo ni Aaliyah. That Aaliyah will destroy Montecorp from within. Ayun, hindi na kami nawala ng problema. Eh kasi naman ang daming ahas na nakapaligid. Pero, eh iba namang umaaligid-aligid dyan na nakakapasaya sa'yo, di ba? Hmm? Johan! Hey! Jacky. Bakit nandito ka? I figure na busy ka sa work this afternoon. Kaya hindi kita masyadong kinunit sa text. So, I asked Chari kung saan kayo magde-dinner. Sorry. Ay, naku, ang dami lang kasi talagang problema sa office eh. It's okay. I understand. Just don't stress yourself too much. I know you've been working really hard. And to be honest, lately, wala tayo ng quality time together. I miss you. Babawi ako sa'yo. Pagluluto kita. Hmm? Gusto mo yun? Sige. Ano ba yan? Parang wala tayo dito, di ba? Parang walang tao sa paligid. Ano? Ay, nandiyan naman kasi. Sa harapan pa natin. Ano, alis na tayo? Alis dito na kami. Dito pa talaga. Alis na ba tayo? Alis na kami. Diyan lang kayo, okay? Ingit na naman kayo, ha? Bugs. Sandali. Ano naman siya, Idol? Kawawa naman, eh. Oo nga, ano? Parang lalabanan na lang yung antok niya. Oo nga, eh. Sabi sa akin ni Baggy, lapang pa yun sa boss idol. Nagdamod niya kasi pinantay yung baby ni Linji. Uy! Sir! Idol! Sali. Okay lang pa kayo, boss idol? Bugs! Ano pa? Ano? Marating yung Bugs! Dinala ko na. Ito. Ito lang. Ito lang. Mga ano to. Tulangin ako dito. Bugs. Okay lang. Alam ko kasi itong mga kable. Ayusin natin.
Boss Lino, Tubin. Huwag ka na kaya. Magpahinga ka. Wala ako. Okay, sige. Ando na tayo. Ha? Bagong magulang ka. Pero Chong, nakikita mo ba sarili mo? Stress yan eh. Kaya sa dami ng iniisip mo, dumagdag pa yung bahay mo. Siyempre yung bahay na yan. Paano ako magpapahinga? Di dapat doble kayad ako, di ba? Para matapos na yung bahay. Hindi ako pwedeng papetiks-petiks dito. Ano pa mangyayari yun? Sa lalong madaling panahon, ipilitin ko. Nga pala, Insan, ano yung balita dun sa nagpasabog ng bahay? Sabi nung kaibigang abogado ni Ken, case closed na daw. Umamin yung suspect nung sa kasalanan eh. Umamin. Sinong niloko nila? Mga corpus gumawa nun. Parang na mga linis nila, di ba? Mga hayop na yun. You've been so quiet the whole drive. Don't tell me iniisip mo yung ex-wife mo nakikipagmatigasan sa akin. Hindi niya kakayanin yung hamon ko. Come up with a better product line? I don't think so. Good luck. Alam mo, Leah, don't underestimate Jacky. Magaling din siya. And honestly, now that we have her back, we should be putting her to good use para sirain ang dosis sa news. And how? Duda ako na kakalabanin ni Jacky si Lino. For all we know, they could even be sleeping together. What makes you so sure hindi nila ginagawa yung ginagawa natin? Sweat it. Bakit hindi natin gamitin yung kapatid mo para malaman kung ano ba talaga yung relasyon nila? Ma. How are you? I'm good. Padaan kayo. Halika, Stacy. You remember Tita Claudia, right? One of my amigas. She's the only daughter of Tita Claudia. Stacy, I'd like you to meet my son, Gio. Hi. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you. By the way, Gio, she will be working here as an intern, so gusto ko itour mo siya dito para ma-familiarize siya dito sa office. Okay? Sorry, Stacy. Ma, I have so much work to do. Alam mo naman, marami pa akong deadlines. Pwede mong iba na lang? Gio, just do it. Ako nang bahala sa'yo. Kuya. Gio. Little brother, listen. Itong kailangan mo para makalimutan si Maggie. Just do it, okay? And maybe, just maybe, I'll go easy on you. Ang sarap-sarap naman ang tulog ng baby niyan. Ang sarap magpatulog ng lola, no? Pero ibababa na kita kasi baka mamihasa ka sa karga, ha? Nay? Hello? Oh! Ay, tulog. Ay, aga mo yata. Pinauwi ako nila, Barry. Ha? Mm-hmm. Bakit? Eh... Karami mas. Bakit aga mo uwi nga? Ba't ka pinauwi? Kasi ako matumba kanina sa opisina eh, sa workshop. Muntik matumba? Ano nangyari sa'yo? Nahilo ka ba? Napatid lang ako dahil hindi ko napansin ng kable. Sa puyat na siguro. Uy, ingat-ingat din. Iba na ang buhay mo ngayon. Tatay ka na. Meron ng gwapong bata ang umaasa sa'yo. Oo nga eh. Sisingsisi ako nung... Mga nakaraang araw, parang naiisip ko yung mga pinag-aagawa ko.
Para akong action star na naghahabol ng mga kriminal. Huh? Nahabol ko yung sumabotahe doon sa outreach project namin. Nakaaway ko yung mga na pasabog ng bahay natin. Anak naman. Sino ba naman hindi magagalit, nanay, sa lahat naman ng problema na pinagdadaanan ko? Yung isang pinaghirapan kong bahay, pasasabugin pa. Nakadala lang ako ng galit. Nakalimutan ko meron na akong CJ. Sorry. Alam mo, naalala ko ang tatay mo sa'yo. Ikaw na ikaw talaga. Kuminsan, talagang nararamdaman yung naging ibabaw. Ganyan, puot, galit. Malayo yata ako kay tatay, Nay. Si tatay na pala kanya na maayos si Maggie, tsaka ako. Yung kumba ko, baka hindi ako maging mabuting tatay. Una ko hindi. Naniniwala ako. Kagaya ng tatay mo, magiging baka nga mas mabuting magulang ka pa kaya sa kanya. Nakikita ko rin kasi sa'yo eh. Ibang kahit na ano yung pinagdadaanan mo, nararamdaman mo, nangingibao pa rin sa'yo yung pagiging tatay mo. Alam mo, kung nandito lang tatay mo, kung nabubuhay yun, sigurado ko, pinagmamalaki ka niya. At ang mas sigurado ko talaga, na kumagapaw nakikipagkulitan yun dito sa apo niyang gwapo. Alam mo, mag-ayos na ako ng pagkain, ha? Sige na, inom na! Totos, CJ! Tama na ang iyak! Tama na! Nahihirapan na si Mama! Uy, Jade, huwag mong pagalitan. Relax, huwag kang magalit, huwag kang mag-frustrate, ano ba? Bata yan, relax lang. Akin na, ako na kasi. Pahinga ka na lang. Akin na. As promised, himasabi ko yung pagluluto kita. Yan na yun. Wow! Smells good. Baho, di ba? Masarap to, ha? Specialty ko yan. Can't wait to try. Sana magustuhan mo. Okay. Yan. Okay? Go! So? Ano? Saan ba? Sino ka? Sira ka talaga. Ano nga? Masarap ba? Oo nga. Masarap. Sige na. Let's eat. Upo ka. Gusto mo lahat yan, ha? Para sa'yo yan. Ito. Kain ka rin. Thank you. Jacky, thank you. Para saan? Spend time with me. Ano ka ba, di ba? Sabi ko sa'yo, babawi ako. Alam ko, sobrang busy ka lately. With your work, with your dad. But I'm very glad na pinagbigyan mo ako na masolo ka naman. Masolo? Nakadalas kaya natin lumabas. This is different.
mag-visit mo sa bata. Bata yan eh. Intindihan ko. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. Ayun ang palagi sinasabi ninyo eh. Sinasabi ninyo, naiintindihan niyo ako, pero walang nakakaintindi sa akin. Walang may gusto sa akin. Walang may pakialam sa akin. Mag-isa lang ako. Pati nga anak ko ayaw sa akin eh. Jade, andito kaming lahat para sa'yo. Hindi ba't kaya nga nandito ka? Isipin niya, labanan mo lang sa isip mo yan. Alam ko, pagod na yung katawan mo, pagod na yung isip mo. Nandito ako para sa'yo. Nandito kami ni nanay. Hindi ka nag-iisa.